Pamamahagi ng mga babasahin, prutas at iba pang pagkain ang paglilingkod na masayang ginampanan ng mga Adventistang kabataan sa South Occidental Mindoro 1 District bilang kanilang pakikisangkot sa Global Youth Day ngayong taon. Pero bago yon ay kanilang sinimulan ang isang linggong pananalangin o Week of Prayer program ang kanilang GYD celebration. Si Leynard Tupal para sa Balitang May Pag-asa. Show up in the cities ang naging tema ng isinagawang Global Youth Day para sa taong ito. Buong puwersa naman ng mga kabataan sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ang nakilahok sa nasabing gawain. Bilang kabahagi ng GYD, nagsagawa ng isang linggong pangangaral sa iba't ibang churches sa distrito ng SOM 1. Ito ay sa pangunguna ng mga kabataan kung saan mas lalo itong nagbigay inspirasyon sa bawat isa at nagtibay ng kanilang pagiging mga kabataan sa kabila ng mga pagsubok sa panahong ito. I've been experiencing na nangihina po. Yung nagawa pong epekto sa akin ng Week of Prayer po is binalik niya po ako. Nagkaroon po ulit ako ng strength. And especially po dun po sa mga kabataan po na kahit kakaunti lang kami, strong po yung bond namin and nakatulong po sila sa akin. Bilang culmination sa isinagawang Youth-led Week of Prayer, matagumpay na naisagawa ang Global Youth Day sa distrito noong 16 ng Marso taong kasalukuyan. Ang mga kabataan ay namigay ng mga babasahin tungkol sa ating Panginoon sa mga taong kanilang nakasalumua at ganun din namigay ng prutas kapalit ng sigarilyo upang ipromote ang healthy lifestyle. Nakita ko po yung magandang epekto sa mga kabataan na sila po ay namigay ng mga aklat, mga goods. Nakita ko po, lalo na po sa mga mahihiyang kabataan na sila po ay nagkaroon ng bukas na kaisipan at hindi po sila natakot at humarap sa mga tao upang ipaliwanag at sabihin na ang Diyos ay pag-ibig. At nakita ko rin po sa mga nabigyan na talagang masaya sila at pinupuri ko po ang Panginoon. Tinapos nila ang araw ng Sabat nang sama-sama sa kanilang isinagawang sundown worship sa tabing dagat. Ito ay sa pangungunan ni Pastor Romy James Falena, katuwang ang iba't ibang mga AY leaders ng buong distrito. Masayang ibinahagi naman ng bawat kabataan ang kanilang mga naging karanasan sa kanilang isinagawang aktibidad. Sobrang napakahalaga ng gawain ito ng ating mga kabataan sapagkat sa ganitong uri ng gawain ay ito yung panahon na kung saan ang mga kabataan natin ay nakakapanguna rin. Nangunguna rin sila sa pag-reach out ng mga tao na hindi pa nakakarinig ng pabalita. Kahit ang mga kabataan pala, pwedeng maging instrumento sa pagpapakalat ng mensahe. Tunay na kahit saan man tayo nakatira, probinsya man o syudad, ay minamahal tayong lubusan ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Leynard Tupal, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.